intelligent voters. We need responsible voters now more than ever. Huwag natin sayangin yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. Huwag natin sayangin yung kapangyarihan na ipinaglaban ng mga nauna sa atin. Bumoto po tayo. Good morning. I am Joseph Bundok and I am the owner of the page Mountain Moto Vlogs. So for today, this will be a raw video lang. Wala masyadong edit. Para lang din masabi ko kung ano yung gusto kong sabihin. First and foremost, voters registration. Supposedly, matatapos siya last September 30. So September 30 yung deadline, but due to the pandemic, nagpasa ang Kongreso ng resolusyon na may extend ang ating voters registration up until October 30. So for today, ang pag-uusapan natin is suffrage. Ano ba yung suffrage? Bakit kailangan natin pag-usapan ngayon yung suffrage? But before that, papakita ko muna sa inyo yung in-order ko. Ito yung Kobe cream. Parang ganun siya. Yung pasta, meron siya nung parang eggs yung nakalagay sa gilid nung maki. Then nori. Then yung pasta niya. Yun. Merong lettuce. Then may bread. So, nag-desisyon akong gumawa ng sit-down vlog ngayon para i-discuss kung ano nga ba yung suffrage. So kung titingnan natin sa 1987 Constitution, sinasabi na suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by the law who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year and in the place wherein they propose to vote 6 months immediately preceding the election. No literacy, property, another substantive requirement shall be imposed at the exercise of suffrage. So ano nga ba yung suffrage? Sinasabi na yung suffrage daw, yung karapatan nating bumoto. Ngayon, based dun sa sinabi ng Constitution, sino daw yung may karapatan mag-exercise ng suffrage? Isa-isahin natin. So sinabi, una, suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines. Yun yung first part. All citizens of the Philippines. Sinabi sa Constitution na para maging citizen ka ng Philippines, meron kang apat na dapat na requirement. Number one, ikaw ay citizen ng Philippines kung ikaw ay Filipino citizen na at the time of adoption of this Constitution. Number two, ikaw ay citizen of the Philippines kung iyong nanay at tatay ay citizen din ng Pilipinas. Susunod, kung ikaw ay pinanganak before January 17, 1973 at ang magulang mo, specifically ang nanay mo, ay isang Pilipina. Lastly, ikaw ay citizen ng Pilipinas kung ikaw ay na-naturalize in accordance with the law. So ituloy natin. If you are a citizen of the Philippines, not otherwise disqualified by the law. So, sino-sino yung mga disqualified? Ang mga disqualified po ay yung mga taong medically diagnosed na may mental retardation. Kung ikaw ay persons deprived of liberty, ikaw ay nakasuhan, ikaw ay nahatulan na, you are now barred from exercising suffrage. Kaya lang, paano yun? Paano yung mga illiterate? Yung mga hindi marunong magbasa? Paano yung mga senior citizen? Hindi ba sila bumoto? Answer is, opo. Pwede po. Sila po ay mag-grant ng
election precinct ng tao na mag-guide sa kanilang bumoto. Second requirement, para ma-exercise mo ang suffrage, kailangan daw, number two, you are at least 18 years of age. Question, paano pag nagparehistro ako ng 17 years old? Next year pa naman yung election. Tapos, magiging 18 ako at the exact date of the election. Pwede ba yun? Opo, pwede ka pong magparehistro at makakaboto ka on the date of the election. Let's go to the third one. Who shall have resided in the Philippines for at least 1 year and in the place wherein they propose to vote 6 months immediately preceding the election? Ano ibig sabihin nun? Sinasabi lang dun na before ka maka-exercise ng suffrage, kailangan ikaw ay nakatira na sa Pilipinas for at least 1 year, tapos sa place kung saan ka buboto for at least 6 months. But before I lay out the last requirement para tayo ay maka-exercise ng suffrage, bakit nga ba tayo may suffrage? Okay. Bakit hindi tayo kagaya ng ibang bansa na pinipili lang nila yung leader? Bakit hindi tayo kagaya ng ibang bansa na nag-a-appoint lang sila ng leader? Bakit hindi tayo kagaya ng ibang bansa na may hari at reyna? Ito yung dahilan. Kasi sinabi sa Article 2, Section 1 ng 1987 Constitution na ang Pilipinas daw ay isang Republican and Democratic State. Republican meaning, bawat Pilipino ay boboto ng muno sa kanila. Democratic naman, people exercise civic responsibilities like suffrage. So, karapatan natin na bumoto. The last part would be, no literacy, property, and other substantive requirements shall be imposed at the exercise of suffrage. Hindi mo kailangan maging top 1, top 10, top 20 sa klase bago ka makaboto. Hindi rin kailangan na may ari-arian ka, may lupa ka, may bahay ka bago ka makaboto. Sinasabi dito na walang kahit anong requirement ang kailangan may impose para ikaw ay makapagparehistro, because that would violate the equal rights given to all the citizens of the Philippines. Bago ko tapusin yung video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na bilang mamamayan ng Pilipinas, ikaw ay may kapangyarihan bumoto. Binigyan ka ng pamahalaan ng kapangyarihan para pumili ng leader na pipili na gusto mo, ng leader na sa tingin mo makakapagpabago ng takbo ng Pilipinas. Ang laking bagay na magagawa ng isang boto nyo. We need intelligent voters. We need responsible voters now more than ever. At the time na ma-upload itong video na to, meron ka pang at least 2 or 3 days para makapagparehistro. At sarado ang government offices kapag ka Sabado. But at this special day, October 30, at the extension of the voters registration, mananatili po silang bukas. Hindi ako nandito para mag-promote, magsabi kung sino yung iboboto mo. Ang gusto ko lang, hikayatin kayo na magparehistro at i-exercise nyo yung karapatan nyo sa suffrage. I-exercise nyo yung karapatan nyo na bumoto. Huwag natin sayangin yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. Huwag natin sayangin yung kapangyarihan na ipinaglaban ng mga nauna sa atin. Bumoto po tayo. Yan lamang po. At maraming salamat. Ciao!